Mic test. People to come in, to come into this stream. And so before we start, let us first introduce to you yung field of the talk. I hope I don't cut you off. Yeah. I know. Jen, no? Yung mic mo, I think you're having a little bit of a technical glitch there. Sige, mic test ka ulit. Ayan, mic test. Medyo parang sabog yung mic mo. Mic test? Yan. Much better. Way better. There we go. Sige, go. Lamig ng boses, shit. hindi naman. So, up na tayo, no? Yep, we back. Yeah, so, nagkaroon na lang konting technical difficulties aside ng nakapulang damit. Ayan, so, introduce muna namin yung PhilWeb Dev Talks. Alright, so, syempre, bago natin na-introduce, no, partner, yung PhilWeb Dev Talk. So, unahin muna natin, syempre, yung pagpapakilala sa ating sarili. So, I am Jen Junior. Ayan, you can call me Jen. And I am the one who organized the Discord community called Filipino Web Development Peers, together with, of course, our moderators, our admins, and of course, the entire community. Together with your name, partner? Gab. You can call me Gab, or you can call me Talong as per my Twitch name. I'm a career shifter. Actually had some small experience on, you know, programming. Mm-hmm. And, you know, we've talked in our group chat before. Before all of this, and
yeah, hope to you guys can sit back and watch and, you know, listen to this experience. Yes, exactly. And as for myself, no partner, so I am a computer engineering student, incoming senior student sa Malayan College, Taguna. And there, I have, of course, made projects along the way, no? And some passion projects as well. I have one passion project ongoing in game development using Godot. And yeah, I've been coding in FreeCodeCamp for full stack web development. I've also developed programs and applications using Python, C Sharp, and when I was a kid, using Visual Basic .NET. Okay, so amazing. Allow me to introduce first Field Web Dev Talks Episode 1. So what is Field Web Dev Talks in a nutshell? So Field Web Dev Talks is where, of course, me and Talong or Sir Gab will be talking about topics that are related to programming and web development for the Filipino web development learners of full stack, especially here in our Discord. So every Sunday, we will be having chill talks like this. Yung time, pwede ma-adjust. Ayan. And we're still experimenting on the whole whole concept. Yes, and actually, the plan was to, of course, hold this note sa ating stage room sa Discord, but unfortunately, wala pa lang on-cam functionality doon sa stage room. That's why we decided to tweak a little bit, and hopefully, our members sa Field Web Dev ay makanood no ng first episode natin, di ba, partner? Yes. Ayan. Yes. And we will upload this, of course, sa Spotify, YouTube, no? So, and then of course here on Twitch, if ever of course this session will be recorded on Twitch. So today is 10:05 PM. So let us ask first the first topic, no? Yung pag-uusapan natin for this talk, no? For 25 minutes. So, why coding, partner? Bakit ka ba nag-code? Well, for me, to be honest, I really didn't have a reason why. I just heard it had a lot of money. Maraming pera. Mm-hmm. So, tara dun tayo sa may pera. But it's it's funny, pero kasi back in college, wala talaga akong idea what is programming. I was a very lazy student back then. So, if you were to see me, ako yung maiirita kayong student. Kasi kung passionate kayo sa programming, I didn't care. I was more of looking into other things. Tapos kapag kulang sa assignment, mangongopya. Babaguhin lang yung konting variables. But at the end of the day, you know, naka-deliver pa rin ako. So, I didn't care. Pero more of a passion in programming, pumasok yan nung nag-internship ako. And nalaman ko, it was very cool. Programming, coding, it was an extremely different experience come by the whole idea of it, wherein a basic idea or a basic solution can turn into a product that you can sell that can help people, you know. So that's the reason why programming, why coding. Yes, as for me, partner, no, so I started coding when I was 10, no, kasi sa my subject kasi, no, sa amin, no, sa elementary school, no, nung bata pa ako, mga grade 3, grade 4, computer literacy, if I'm not mistaken. So, syempre, homeschooling. So, ang ginawa ng mga parents ko ay pinasok ako, no, sa informatics, and then eventually, after I learned how to type sa keyboard, ganyan, paano yung basic operations, no, sa computer,
bigla ako nag like eventually I got, you know, introduced to programming noong grade 4, no, and I was 10 years old at the time, no. And I think that was December something, December 20-ish, 2010, no. So I was around 9. And the first thing that I did, no, after learning Photoshop is we went to coding games using ActionScript sa Macromedia Flash. Ayan. So if you guys are, you know, familiar with Macromedia Flash, so that is where you put animations, yan, you and yung yun yung pinapublish sa games, no, sa Y8, yung Flash games dati ngayon. Gumagawa kami ng mga stick person dyan, tapos pinagbubugbugan sila, yan. Tsaka dun din madalas ginagawa yung ano eh, yung mga animation versus person, ganon, yung sikat sa YouTube. Magandahan pa kayo ng animation Flash. Yan. Yung mga magandang effects, ganyan. Oh, and yeah, and ang pagkakalam ko, in-acquire ng Adobe si Macromedia. Ayan. Yes. And then, nagkaroon siya na Adobe Flash. Nagkaroon na Adobe Flash CS4, CS5, if I'm not mistaken, no? And yeah, until it, you know, the browser stopped supporting Flash. But use in going back to the topic, dun sa Macromedia Flash kasi merong action script, so na humaling ako sa coding ng maze games, no, when you know yung alam niyo yung parang scary maze, no, sa dati yung sikat yung parang horror game, no, so when you stick your cursor sa wall, so yung mga may lalabas na clown. Oh, may lalabas na clown, no, kaya may lalabas na scary, ano yung scary ghost, no. So yeah, nilalaro ng mga pinapalaro ng mga kuya natin sa atin kapag kunwari bata tayo tapos wala tayong kamuang-muang. Tapos gugulatan tayo. Syempre nakagawa rin tayo ng platform game, no, sa Macromedia Flash. And that was my first introduction sa ActionScript. And then next, after Macromedia Flash, yung susunod dun na yung VisualBasic.net. Ayan, so, ayun, yung basic, it's also labeled as a dead language. Ayan, pero marami pa rin as of now, no? May nababalitaan ako na may kapag gumagamit ng VisualBasic.net. But yeah, at the time, no, ginamit ko siya, it's just like Visual C Sharp Studio na ngayon na you just drag and drop, no, yung mga tag dito, yung mga controls, no, form yes. Controls like text box, buttons, and then each button, no, ay, you know, we code using the basic language. Ayan. Then after that, yan na, dumating na yung ibang languages like Java, no, HTML, CSS, and so on and so forth as a kid. And at the time, perhaps the answer to the question why coding, kasi nakakatuwa kasi na bumuo ka ng mga software, ganyan, no? Even when you're just following tutorials, di ba, partner? Totoo. And to think na akala ko pursuing IT ang gagawin ko lang is mag-aayos ng computer. That introduced me into IT. Actually, tita ko yung nag-suggest sa akin mag-IT ka kaya para I mean, ang yun yung pinaka-experience ko na nadala ko kasi may shop kami ng computer, ganun. So, ako yung yun yung mga ginagawa ko pag summer, nag-aayos ng mga computer doon. Okay, so yung marunong tayo mag-assemble at disassemble ng PC, exactly, no? Exactly. Ayan. So masali pa ako sa mga competition din. Yan. Oh, wow. Sige, so pati rin siguro sa Field Web Dev if ever mayroon tayong ano, no, in-person interaction, so baka kung sakali, no? Yes, kung sino man yung gusto. Actually, bro, bisitahin mo yung ano natin, yung Twitch channel natin ngayon. We have 19 viewers from the Film Web Dev peers. So, wow. What's up? Shoutout sa inyo dyan. Ang dami nyo. Salamat sa support. Ayan. Yeah. And hopefully, no, after this and of course, after the
succeeding editions, partner, no, ng ating Feel Web Dev Talks. Ayan, so hopefully makaabot tayo na. Alam mo yung, let's make our goal, ano, no? Ang doable, no? Sabi natin 10k totoo. Viewers. Ayan. Ayun, yung mga 10k ayan, viewers. That's the dream. That's the dream. That's the dream, di ba? Oh, and of course, no? If we have that such a huge goal, no? Marami tayong maaabot, no? Marireach ng mga Filipino na hopefully may kasama sila no, sa pag-aaral ng full stack, di ba? Yes, yes. And hindi lang ano, and, actually hindi lang film web devs ang kasama natin ngayon. My moderator right now, Brigadier Liane, she's a friend. She is hello. Also a streamer. You can guys follow her at Twitch. Ayun. / Brigadier Liane. She plays Rainbow Six. So kung mahilig kayo sa mga shooter games, you can go get a follow from her. Entertaining siya panoorin. I swear. Ayan. So hopefully, no, she will also be entertained sa ating podcast session right now. Especially episode 1 no, ng Feel Web Dev Talks. Ayan. So through you, Angry Talong. Ayan. So hopefully, we will be able to reach more audiences. Yes. So yes. Going back to the topic, so why coding ayan? And syempre, kapag nagco-code ka lang, no, yung sa akin lang, no, yung makukuha mong satisfaction, no, for producing the software, ganyan, applications, wala sa mga tutorial, tapos, di ba, ipa-personify mo ng content to fit your style, di ba, it gives you a sense of accomplishment, right? Tama. And siguro ikaw din no actually college yung siguro. First hello world mo laging ano yan eh oh. Laging ah oh, shit I'm a programmer now wow oh. I'm so good yeah and actually no kahapon kasi meron na kaming webinar mm-hmm. no sa isang org ko shoutout ko na din Assembly for Collective Engagements yan. So it's an international organization. Wow. And we invited speakers and one of the things that they say is small progress is still a progress. And exactly. We can consider printing Hello World in some programming language as a small progress, diba? Yeah, true that. Yeah, true that. For the progress tayo. And yeah, so thinking about it, no? So, syempre, dumating na tayo sa point na, and dumating na tayo sa college because I took STEM in SHS. So, we studied little bit about computers as far as I remember, no? We only had one subject, no? Sa programming, and that is IT 104. Usually, Excel mo na yan eh. Mm. Pero nung mamimili na ako ng college, actually, I have a lot of choices, no? Kasi STEM eh. But, bumalik ako dun sa hilig ko mag-programming noon. Sabi ko, okay, I want to, you know, be a programmer. And, syempre, computer engineer kasi may engineer sa, ano, no, pangalan, no? Pinili ko yung engineering. Ayan. Siyempre, sino hindi pipili ng engineering, di ba? Totoo. Expect natin malaki sahod sa engineering. Malaki sahod. Yeah. Ay, tama. Tapos ito, partner, no? Mm. Pagkapasok ko sa computer engineering, di pala siya, no? Parang inasahan natin siguro. Inasahan ko at the time na 70 to 80% na puro programming kasi you will touch on a lot of topics, no? Hardware, operating system, logic gates, di ba? So, yes. Yeah. So, a lot of the things that we do, that I do right now for programming is mostly self-learning din. Such as web development, di ba? Which is what we will tackle on. Later. Ayan. Exactly. Yan. And ito, I asked one of our viewers din, why coding? Mm.
And ang pinakamalupit na nabasa ko dito yung kay ZRF VNZR. Sabi niya, mm-hmm. nung 13 years old siya, gumawa siya ng mga maraming cringe posts. So inaral niya mag-coding para ma-delete lahat ng yun. So literally parang para lang ma-wipe yung progress niya sa interwebs. Bale, he or she just wants to be invisible muna. Ang dami sigurong mga anime posts nito. Still can't hack those accounts though. Amazing, yeah. Amazing. Galing, yeah, galing. And actually, feeling ko yung sa experience, relatable din yan sa kapatid ko ngayon. Kasi he was 11, 12, no? Mm-hmm. 13 na siya ngayon eh. So nakita ko yung kanyang, alam mo yung kanyang passion for making mga Minecraft structures. Di ko kasi nilalaro yun eh. Pero when he was explaining how something works, yung mga TNT ganyan, tapos alam niya parang mga elevator style na, alam niya sa Minecraft, tapos nagko-code siya doon, siguro parang command line type, parang terminal like that. Mm-hmm. No, so immediately yung pumasok sa utak ko, no, ako nang pala siya mag yung algorithm na step by step, ayan, nakitaan ko na siya ng potential. Kasi yung mga kapatid ko kasi hindi ko si sila pinipilit to take on something, di ba? I just want them to, of course, bilang kuya, to pursue, no, what they want to take, no, in life. So sinabi ko, I just recommended him, uy, bro, mag-aaral ka ng Python. Ayan. So you know what happened? What? Nag-self-learn siya ng Python, yung 4 hours doon sa free code camp. Hindi ko siya tinuruan. No? Hindi ko siya tinuruan. Tapos right now, similar to what our viewer, no, shared, no. So he said, he made hacks, bots, ganyan sa mga games na nilalaro niya. Ayan, kung aimbot ganyan, using Python lang. Wow. Yung mga bots na ganon. Oh. Wow. I mean, galing. And galing. Then yung sa Discord, marami daw siyang ina-hack, mga ganyan. Alam mo yun, kaya hindi ko siya pinapapasok dito eh. Sa Discord natin eh, no? Baka anong mga magalaw. Pero actually, may mga kilala nga ako ganun. Isipin mo, ang amazing lang na mas bata sa akin, pero ang lulupit mag-programming. Ako, kaya feeling ko nung mga edad ko, magaling, ang galing, ano, masyado na ako maraming nasisirang gamit. Kasi dahil, magbinuksan diba, mo, diba? Nag-assemble. Oo. So, alam mo yun, parang yun yung mga first few steps ko into this techie career eh. Tama. Naglaro ako, kunwari, yung mga Minecraft. Yan, tama. May nabasa ako dito, yung mga redstones. Yun yung mga ginagawa ko. Actually, feeling ko, in the next few years, magiging norm na lang ang programming, and we'll be forced then to learn some other career path like accounting or like marketing, business. So it's really it's going to be widespread na everyone, just even a kid knows how to program now. Yes. Diba? Oh, and, yung kapatid ko for one. Diba? Isipin mo, may nagturo sa akin sa Minecraft, nagulat ako. Ginawa niya yung pintuan niya, nakatago sa cave, like literally bumubok kapag pinindot mo yung, if you you stood in this pressure stone, putya, may mga bumubuka na pintuan. Lupit. Mas bata sa akin. And technically that's programming. Actually, yun ang nakita ko sa kapatid ko eh. Oo. Nagugulat eh. Kasi parang, alam mo yun, parang sobrang accessible na sa kanila ng programming. Hindi lang nila alam. Kasi, syempre, it's in a form of game eh. Pero tama. Technically, that's how you teach programming. By letting the learners play around. Diba? Yes. Find out what can they do, kung ano yung limitation ng programming. And walang limitation ng programming kasi ang programming it's tawag dito. Only limit niya is yung ideas mo eh. By the way, shout out sa pinsan ko na nanonood ngayon. Hi Karu.
Yun. Hello sa pinsan ni Gab. Tama ka, bro, no? Kasi yun nga eh, when I saw that, no, sa ginawa niyo nung kapatid ko, no. He made these magnificent structures. Bisa may parang may booby trap ba yun? Tapos sinabi ko, yeah. No, that's why you should Python. Kasi sinabi ko sa kanya, mas baka may ka mabubuo, no? Using a programming language. And he did, no? Hindi, he didn't, you know, he didn't disappoint. And he actually exceeded me when it comes to being a Pythonista. Ayan. Kasi yan, yun kasi yung tawag eh, sa mga Python, no? Pythonista. Ano tawag sa mga nag-Java? Javaneers, ganun. Javaneers. Javanese. Ayan. Ayan, Javanese. And yeah, and you know, going back, binanggit ko doon yung game, no? You said teaching programming is about, you know, relating it, parang gamify the experience, right? So, kasi, yan, we will go over this naman, perhaps, no? So, may ako sinisubukan ngayon, no? Yung Flexbox Froggy, natapos ko lahat yung 24 levels noon. Mm-hmm. Diba? So, tayo kasi, alam mo yung litong-lito na tayo, no, sa Flexbox. Litong-lito na tayo, no. We were reading this MSDN docs. We were reading this FreeCodeCamp, and they were not enough to intuitively understand how Flexboxes work. Pagka, ano, when you close your laptop, you go to, perhaps, take a shower, ganyan. You eat, ganyan. Yeah. Mamaya, pag inaalala mo yung Flexbox, paano nga ulit yun? Mga ganun. Yung may mga main axis, cross axis, and then when you actually play the game, yeah, yung Flexbox, Froggy, Flexbox Defense, yun, may pinapagawang project ngayon si... Ayun, nagkaroon ng technical difficulties ulit si Sir Jen. Ayan, so babalik tayo. Right, so let's fix. Ayan, so... Alright, so going back. Ayun, so tribute page, no? And we were able to understand the code, how Flexbox worked better kasi we, you know, we were able to move the frogs to a certain spot, to a lily pod, using only Flexbox rules, diba? And doon ko naisip, actually, I discussed this with the... with the fellow moderator that is a Discord server natin, and I showed him a screenshot, no, shout out kay Paolo, ayan, kay Pandora, pinakita ko tong Flexbox. Hello sir, nawala ulit kayo. Test mic, test kayo, sir. Ayan. Ayan. Pero ano, medyo sabog po yung mic nyo. Ayan, okay. Ayan. So, pasensya na sa mga technical difficulties. First, ano naman, pilot episode pa to, guys. So, normal yung mga ganyan ng experience. Hello? Ayan. So, basically kasi parang may dumaan na lang ako. Ayan. So, shift was 5-5 na sa baba. Nagagalaw yung ano, wire. Ayan. See, so, in a nutshell, in summary, you know, if we are able to, tawag dito, to structure programming in many ways for many types of learners to understand, diba? So, if ever, kung palabasa kang tao, if you are into details, no, then you'll be able to learn a lot. Pero ultimately, for me, para sa akin na, you will learn how to code. Yung parang magiging skill mo siya, just like solving math, no? If you always practice, diba? By building projects, ganyan. And sa math kasi, di mo lang siya titingnan eh, yung solution sa notebook. Kailangan mo mag-solve at mag-solve ng mga problems. And that's the same case with programming. Yes, diba? Totoo. Yung practice, ano, experience lang talaga. Actually, kapag tinatamad ka ngayon, pilitin mo lang talaga sarili mo kahit magbasa ka lang dyan. Kasi sa mga pagbabasa, sa pag, alam mo yun, mga kahit simple YouTube videos lang dyan na
papanoorin mo lang, magkaka-idea ka na eh. And from that idea, you get a visualization kung ano yung gusto mo ma-attain. To be honest, ako, nung nag, ang story ko kasi, tawag dito, first job ko, nag-programming na ako, development. Though, ang problema lang kasi is, ako lang yung sole developer doon and lahat ng problems ng company napunta sa akin. So, sobrang na-overwork ako, na-overwhelmed din sa daming sa daming kailangan gawin and sa steep deadline na binibigay sa akin ng manager ko. So, nagkaroon ako ng burnout. So, ano yun, kailangan ko siyang ano, so parang nawalan ako ng passion. So, I had to look for an tech-related na job din. Pero, you know, not really, not much programming. Pero, ayun, umabot din ako sa point na, ayun, isipin mo, 4 years, three years ako mahigit nandun sa company na yun. And, I have to say na, na-miss ko ang programming. Umalik ako sa programming. Yo. Nung, pagbalik ko, grabe ang bilis ng mga, ang daming nagbago. Tapos, alam mo yun, kailangan kong mag-aral ulit, literal na pag-aaral ulit. Sa sobrang kailangan ko mag-feel ko, kailangan ko maghabol. I had to give myself like months worth of rest then or weeks para lang alam mo yun, pero at the same time, mag-aaral pa rin ako, manonood ako ng konting may mga fina-follow ako na YouTubers, Fire, what's his name? Firescape. Hanapin ko mamaya sa YouTube. I mean, kahit sino naman dyan eh. Pero at the end of the day, mabot na rin ako sa point na sa sobrang since nagsimula ulit ako, umabot na ako sa point na kailangan kong na-realize ko rin na na-stuck ako sa tinatawag nilang tutorial hell. And I think most of everyone here has ayun si Fireship. Thank you, Jigsaw. He's a really entertaining YouTuber din kasi in-explain niya yung programming in quick summary lang, like literally 60 seconds or 100 seconds pa nga tinatawag niya yung show na yun. So, yun ang maganda sa show niya kasi ang daming shorts. Literally, kung gusto mong malaman lang kung ano yung summary ng deep cut summary ng programming language na to, sabihin natin, sinasabi niya yun. Ito yung point ng programming na yan. Yan. Parang JavaScript o... Yan. Yung mail sa journey for JavaScript in 1 minute, yung mga ganun na types yan, of videos, yan, no? Yan, siya yan. So, siya yung pala yun. Mm-mm. Eh, di ba, syempre, burnt out ka. Ayaw mo na makinig ng isang Indian guy na the variable, yung mga ganyan. So kinailangan ko lang talaga na saglit lang. So, papanoorin ko siya. Manonood ako ng siguro 2 to 3 videos niya para lang magkaroon ako ng short summary kung ano yung gusto kong pasukin na technology. So, from there, since na-stuck nga ako sa tutorial hell, I really had to create a way for me to escape it. And the only solution there is yung pag-aaral ng isang project. Gawa ka ng isang project. Kahit anong project yan. Calculator, kahit ang dami dyan. Gawa kayo ng Spotify or gawa kayo ng YouTube na copy. It doesn't have to be big. It has to be enough for you to learn that language. Enough for you to be confident. Kasi, ito ah, ang bottom line ng career shifting, guys, is confidence. Yes. Bakit ka papasok sa isang media or sa isang career kung wala kang confidence? Ang kalaban ng isang programmer is imposter syndrome. Karamihan sa atin dito na, wait, alam ko kung paano mag-programming, pero kakayanin ko bang gumawa ng ganito kalaking project? Yun yung lagi pumapasok sa isipan mo eh. Kapag binigyan ka na ng responsibility, I'm in that career na
what's the next step? Paano ako mag, how will I attain that six-digit salary kung wala akong confidence? Yung iba nga, isipin mo, I worked with this guy. He had no idea what he was doing, pero he was faking it. Diba, may ano tayo, meron tayong... Fake it till you make it. Binigyan siya ng responsibility. Mag-aral siya ng AngularJS. What he did, he told the manager he knows how to do it. Binigyan siya ng project. He was able to deliver nang hindi niya, wala siyang idea. He just watched videos or documentations. Kasi at the end of the day, guys, aaralin mo. For example, ang time frame mo is 3 months. Yung first week mo ng pag-aaral, actually kung babalik man ako sa walang alam sa programming, ang pinaka-uunahin ko is yung fundamentals ng programming. Kasi kahit saang language... Totoo. Ako mapunta. Ano yan eh? Paulit-ulit na lang yan eh. Looping, paulit-ulit. Conditions, paulit-ulit. Logic gates, paulit-ulit. Ang nagbabago lang is, for example, English to French. How I say hello in French is different from how I say hello in English. Pero at the end of the day, it's a greeting. Diba? Exactly. Googling skills. So, yung mga, sa mga mag, nagpaplano ng career shifting dyan. Since nanggaling tayo sa career shifters na group ng FB, pinaka-bottom line nyo dyan is how will I learn programming faster? Fundamentals. Learn the fundamentals. Yes, and read the documentation. Merong term sa programming na abbreviation. Binigay ko na sa GC yun before. And it's... read the RTFM, read the fucking manual. It's short, it's direct, pero kasi at the end of the day it delivers. We need to it yung trabaho natin. We need to deliver every day, solutions every day. Think of the business model, ganito ganyan, pero at the ano, gawa ko ng mga games, pero at the end of the day I must deliver. Talk to someone interested then sa programming. Yes. Ano yun, jury dev? Mentor. Ah, meron ako masasabi sa mentorship. Hanap ka ng mentor na you would look up to. Kunwari, I want to be a Java developer. Hanap ka ng mentor na alam niya na kung ano yung path niya. Paano niya na-attain yung Java, ano. Yung pagiging developer. I've met a lot of people during nung sobrang active ko before sa programming. Since babalik ako ngayon, for sure makikilala ko ulit sila. Baka mas malaki na yung sahod nila sa akin. Baka mas mababa or whatever. Kasi at the end of the day, mas ano eh, yun ang masaya sa programming. You'll meet people from all walks of life. Yes, and actually it's a community, diba? Yung mga programmers, like you see Stack Overflow, diba? It's a community as well. You see these Facebook groups sprouting, no, from one side to the another. Exactly. And right now we have a community, no, Filipino web development peers, diba? So actually guys, if ever you are watching right now and you are interested, no, in finding a mentor, actually we offer mentorings, no, dito sa PhilWeb Dev Peers, ayan, sa Filipino Web Development Peers, ayan. So we have a lot of mentors. So si dalawang moderator, si P and the Newfangle, ayan, sa Discord kasi ginaganap, si Joker, si Sir Sanel, ayan, and then si Sir Jer, ano. So these teach different, no, languages, frameworks, no. And dun nga eh, no, mabalikan lang natin yung sa burnout na sinabi mo, yung bat nawala yung passion, no. Magtatanong ako sa sarili mo, bakit nawala yung passion ko sa coding, parang ganun. Tapos magkakaroon ka ng some months na, or years even, na hindi ka nagko-code, hindi ka gumawa ng project, di ba? Kasi iniisip mo, well, kasi I'm still a student, is this programming still for me, ganun? Yes, ayan. That's true. And then, yeah, that's why, you know, the question is,
why coding? Kasi for me, I have to go back to my why I started this journey, di ba? I have to look back and ask myself, ano ba yung punto na sinimulan ko at nasa na ako ngayon? Yes. Di ba? This goes na, no? We can now transition no, sa next topic natin, no? So later we will have a question and answer portion. No? Actually, you can start sending questions right now. Pero sa Discord natin, if ever you came from here, no, sa Discord community natin, so you may can just gusto kayong share or gusto kayong ano, we'll give you ample time to ano to to share basically. Yes, and yeah, and if ever you don't, you know, you prefer asking questions, you can write it here in our events chat dito sa ating community event category. And if you want to speak, meron tayong waiting room here sa ating Discord. So we will be able to move you here sa voice chat namin ngayon, no? Configure lang ng konti, makikita ka na, maririnig ka na ng mga Twitch viewers natin. So, here's the next question, partner, for us. Mm-hmm. Why web development? Ayan. So, since the, you know, we have a community called Feel Web Development Peers. Ayan. So, why did we start learning or diving into web development? Ayan. So, ikaw muna, ano partner. Nakakatawa kasi wala akong pera eh. I mean, easy. Literally. Yun. Kasi karamihan ng mga platforms or languages would require you to buy a certain product. For example, Arduino or Raspberry Pi if you want to go into robotics or computer sciences na ano na talagang kailangan ng electrical stuff. Web development is the future. It's more open source, more easily accessible compared to other programming techniques or foundations, and it's easier for you. Basta mabubuwag. Totoo. And hindi ko sinasabi na hindi ko magagamit ang Java. I mean, we also have front. May two types pa rin naman yan, front end and back end development, diba? Pinaka accessible lang talaga si web dev, and it's one of the biggest. Hindi siya gaya ni phone or smartphone development na wherein it would require me to buy a Mac or an iPhone to test out my program. Si web dev ngayon, pwede ka na mag-create ng applications using HTML, using Node tsaka ano, tsaka React. Diba? Yeah. So it's easy and lightweight. It doesn't require me to develop in servers. So, yun yung pinaka ano masasabi ko. Though, hindi ko lang naman nililimit yung sarili ko sa web development. Currently, nagbabasa-basa ako sa Arduino kasi kapag nagkapera na ako, baka gawin ko siyang hobby. It's a fun ano, ang programming gawin yung hobby. Kasi sa Tama. Hobby may ano eh, may passion kayo, may pagmamahal ka sa pag-ano eh. So, kapag nakasabay ka na sa hobby mo, susunod na lang dyan yung ano may, yung pera eh, yung cash flow or yung yes, yung if you salary. Give value no to what you produce, diba? If you exactly. output mo may value, you know, of course, people will follow, people will want to, you know, use your services, diba? And of course, if they use your service, that's why it's called the service, syempre mayroong exchange yan, no? So, syempre, it should benefit both sides. Right? So, supplementing your point, no? Perhaps, web development is something na hindi siya basta-basta mabubuwag. No? When you learn, kasi may infrastructure, eh. Very deep kasi yung infrastructure where web operates, diba? As far as I learned, no, sa computer engineering, no? Internet is the infrastructure. Tapos web is what operates, no? Yung internet is what operates above it, no? So yes. The internet is, you know, the collection of routers, no? It's the collection of networks, no? So, you know, if you're actually trying to transition, no? If you are going to see progress in the technology, ayan. So sa web,
I mean, kasi diba yung technology in itself, may uusbong, may mawawala, diba? It's always like that. For example, Nokia, diba? Sana yung Nokia ngayon, yeah. Diba? I assume that they're still producing phones, pero it's not as, you know, hindi siya kasing katunog ng Apple, diba? Yeah. And it's the same thing. No, I mean, sa, it's still Nokia. May pangalan pa rin siya. Pero may pangalan. Hindi lang siya nakasabay siguro sa flow talaga ng technology ngayon. Yeah. That's the point. Yeah. And yung web, you know, in itself, it will always flourish kasi people will create technologies. Kasi web, it's what connects us, eh, diba? Yeah. It's the internet, I mean, it's what connects us. Look at PHP. Siguro kung hindi sila nag-update ng maayos, na di nila inintroduce yung Laravel, yung PHP 7. PHP 8, tama. PHP 8. I think mag-out of line talaga yan. Mamamata. It's going to totally be, ano, to be, kasi kapag hindi ka na ginagamit ng mga companies, you'll literally die off, eh. It's harsh, pero, I mean, look at COBOL. Actually, nagkaroon ako ng may kwento ako sa mga ganyang languages. Nagulat na lang ako na may ina-applyan ko is COBOL, no. COBOL is a sa hindi nakakaalam. COBOL is a very very old language, mga 80s to mid 90s. Yan, diyan ginagamit yan. It means it's a common business language. So it's a programming language that doesn't follow the basic fundamentals of programming. It's in its own, basically it's in its own English as a language. Kasi kailangan nilang gumawa ng ano, eh, ng mga language wherein at the same time ang isang businessman, normal businessman, makasama sa technology. So yeah. Tinignan ko yung UI, nagulat ako, men. Kasi alam mo yun, yung mga makikita natin sa Matrix in the early movies ng mga 90s nung bata tayo. Ganun na ganun siya. The pay is big. Yes. The problem is kapag lumipat ka ng ibang company and your only work experience is in COBOL, mawawalan ka ng ano, eh, ng tawag dito, ng choices. Sabihin natin sa isang interview mo, your chances of getting hired is 5%. Pero maganda doon, yung 5% na yun, pwede mong, kunwari sa web development, pwede ka mag-apply. Pero yung 5% na yun, magre-remain. Kung sa COBOL, sabihin natin, 5% lang siya. Pero at the same time, dalawang kumpanya lang yung pwede mong applyan. Diba? Ganun siya ka, ano. Pero it pays big, ha? Wala akong masasabi doon. Like, literally, ang laki ng bayad sa kanya. Yeah, kasi mababa yung supply, eh. Nakakaalam na ngayon, eh. Yun nga. Oh. In demand siya kasi ano na lang yun. Ang pangit nga lang sa kanya, di mo alam kung anong mangyari bukas. Baka maya-maya ma-realize ng company. Ah, putik. Ano, lipat na tayo sa ibang risky language. Bitawan na natin to. Wala. Ayun. It's a really funny story. So I had to back out kasi, ano man, parang ayoko na lang i-risk. Mas maganda ng safe ako. I'm not saying na you shouldn't go for a career in COBOL. Ah. If that's your cup of tea, go for it. I'm not, ano. It was just an experience that I had na kinailangan kong harapin nung nagsisimula pa lang talaga ako. Ayan. So, yun, professional insight yun. Mula kay Sir Talong. Ayan. Actually, may libro kami rito ng Fortran saka ng COBOL. And kasi yung lolo ko, he happens to teach in UPLB before. And yeah, Fortran and COBOL, they were big languages before, no? Before, you know, maybe my dad was born, no? 1950s, mga ganyan, 1960s, yan. And it's you know, it's crazy to think to see languages fall off from popularity rather
if they're not, you know, used that much because of the trend, latest trends. Ayan. So, to in web development kasi, ayan, yung motivation ko naman, because I ask you what's your motivation for web development, diba? Yeah. So, yung motivation ko naman for web development because I am joining these organizations, no? Youth organizations. Yung binakit ko kanina, Assembly for Collective Engagement, ayan. Yung Agamalea, no? In my school, it's the official science organization in our school. Sumali rin ako sa iba't ibang orgs, no? Right now, ICPEP MCL. Wow. So, my motivation is, you know, to produce technological solutions to pressing problems. So, for example, education, ayan, nutrition. So, ano ba yung solution ko dyan? Yung mga ganun. Because I was, you know, laying out what are the possible solutions, no, to the problem that I want to solve, using, of course, yung kuno yung nasa stack ko before diving into web development, no, Python, di ba? Mga software making. Pero I realized na baka hindi siya maging accessible sa lahat, because, you know, when we're talking about software, depending sa tech na ginagamit ko, kadalasan may mga alam mo yung parang may mga requirements, prerequisites sa system nila. So, yes. I discovered web development because web, hindi ka magkakamali sa web. And maybe if you are going to introduce responsiveness, ganun, to fit in, you know, the view in mobile, ganyan, sa CSS mo may gagawin ka doon or whatever, sa accessibility. Ayan, so I dived into web development. And what's funny is before this talk, no, I finished studying, you know, yung accessibility project ng Free Code Camp, no. So that's the motivation, no, to, and I actually laid out, outlined the possible products that I want to build for the vulnerable, no, societies. And especially, no, kasi climate change, yung mga ganyan, no, poverty, they are big issues, no. So I also want to build some sort of a business, no, or maybe just a freelance web developer, mga solo ganun. Mm-hmm. Yung to build products that are aimed towards solving 2030 UN agenda sustainable development goals. And wow, there's a long way to go, bro, because I'm still 21, so yes, I'm still, wow, hitting on my way pa to hit my prime, no? Oh, yes. Ayan. Marami pang time, di ba? Kahit sabihin natin, ano, compared, siyempre sa mga working, di ba? Yung mga working people na, they don't have the leverage, they don't have the privilege of, you know, vacation, di ba? Kami meron, yes, pang ganon. So as a student, diba? Right now as a student, I learned, no, web development. I'm learning web development. Sinabi ko sa sarili ko lang, mas maganda yata may kasabay, no, sa pag-aaral ng web development, diba? Yes. Yes, exactly. And yeah. Naisip ko, no, mag-post sa mga Facebook groups. Let's connect ganyan. So initially we created a GC. And lumapit sa akin tong si Engineer Henry yan. Shout out sa'yo, Engineer Henry. Hence, yeah, admin siya ngayon sa Discord natin, sinabi niya. Nagbabatay ng Discord, sabi niya. Oh, sabi ko. Pero wala talaga sa plano ko yun, actually. So, gumawa siya ng Discord, nagtulungan kami, ganyan. I created the server, ganun. And yeah, that's fantastic to... Right now, we have 200 plus members na dumami pa. So, we can be able to reach more people in our vision, no? Para lahat ay makatawid to become a full-fledged, full-stack web developer. Ayan, kasi gusto kong mag-full-stack din. Right? May tao sa waiting room natin ngayon, si Juridev. Or if you are in the Juridev chat right now, Juridev, sige, pasok na natin. Padrags sige, na lang, so we are going... Alright, so let's move here sa ating Field Web Dev Talks. Ayan, may sasabihin kaya si Dev. Sir Jury Dev. Alright, may share ba kaya?
Ayan, so malapit na rin tayo, ano, may time pa naman tayo matapos. Yes. So, I mean, we got 3 minutes on the clock before our special announcement. So, hello, Jury Dev. Ayan, so, good evening sa'yo. So, welcome sa ating Film of the Docs. Feel free to, you know, open your microphone, open your camera, share. So the Twitch people will see you. Huwag kayo mahiya, sir. Laan your na tayo. Experience. Recorded lang naman. Ayan, nag-open mic na siya. So, ayan, nag-share na ba siya? Wala. That's basically, pa, the question, sir, is why web development, why coding in general? Yes. Ayan. Or if meron kayong experience na related sa topics natin, baka tama. Ano yung pwede nyong... Hello, sir? Ayan. Mukhang may technical difficulties, sir. Ayan, so maybe we will move you back muna sa waiting room. Kayo po, Rev Stags, pasok po kayo sa waiting room. Baka kayo na lang pwede namin ipag-share. Ayan, sige. So, feel free to enter waiting room. Ayan. So, makakapag-share ka ba ng ano, Discord link sa ating ano? Twitch right now. Yes, madali lang yan. Hold on. Sige, a sec. So dito na lang, sir. So, ayan. Na-send ko na sa DM mo. And si Revo nasa ano na, nasa... Ayan si Revo. Ayan, papasukin na natin si Revo. So, sa ating PhilWeb Dev Talks. Ayan, si Revo. Actually, partner, he is also young when he started learning web development. No, he's currently 15. I was born 15. In a very young age. Ayan, Revo. Joan, narinig yung boses ni Rev. Hello po. Ayan, so we can, of course, extend the time he's going to speak, though. 5 minutes. Ayan. So, sir. Sir Revo, so why coding, why web development, and if not, ano yung experience mo so far? Yes. Yeah. Nung first time ko po siya, ano, makilala yung programming, parang ano, ang ganda niya tingnan. Kasi may mga code, may kulay-kulay. Tapos, nung tinry ko siyang, ang ano meaning na ito, nakita ko yung meaning. So, para siya sa mga ano, gagamit siya paggawa ng mga software, ganun po. Mm-hmm. Tapos, parang ang ganda nito. Tapos, chinek ko yung ano, yung mga pwedeng career dito. Tapos, nakita ko yung ano, software engineering. Uh-huh. So, yun yung pinapursu ko po ngayon sa 15 year ko. 15 years old. Bata ko. 15 wow, ang bata siya yung bunso natin. Grabe. So, tapos, nung pinag-isipa ko po siya ng parang 5 months po yata na paghahanda. Parang gusto ko i-pursue tong bagay na to, ha. Parang okay to. Tapos nung medyo okay-okay na po ako. Nag-start na po ako ng mag-print ng ano. Hello world. Parang pagkakaroon ko, grabe, parang na-feel ko yung ano, kapangyari yun sa kamay ko. Oh. So, ayun, shit, parang ano to, ah. Pwede ano na ba? Itong paghusayan ko pa. Tama. Wow. Tapos, ayun po. I-mold may power. Opo, ayun, tama po. Tapos, nung time na na-discover ko po yung pre-code camp po ba yun? Yes. Nag-ganon. Ayan, nag-describe ko siya. Nakita ko yung mga tasks, may mga MME doon na need for ano, kung gusto kong i-pursue yung programming na mga bagay na ganon. Tapos yung unang na ano doon, yung responsive web design po ba yun? Yung legacy, no? Apo, tama. Tapos nung tinry ko siyang i-ano, may mga tasks po kasi yun, di ba? Tapos kailangan mo siyang answerin. Nung pagkaunang try ko, na-understand ko yung question. Mm-hmm.
Tapos bigla ako na, ano, na-run, parang complete, parang ganun. Saya, grabe. Oh. Kaya nga, di ba? Tapos hanggang ngayon po ay, inaano ko pa din, pinaprocess, tapos dinedevelop ko pa rin po yung skill ko for programming. Para maano, yun. Mahasa po. Ano ka, ang diagnosis namin sa'yo is meron kang coding addiction. Opo, oh, parang maganda yan. Sana di ma-burn, di mawala yung passion mo, and hopefully yung community natin, ayan, hopefully we keep on inspiring ourselves to grow, no, to be able to reach our full potential. Capacities, yes, exactly. Ayan. And tingnan nyo guys, no, so si Revo, he is 15 years old right now. I'm 21 and sir, syempre din natin i-reveal yung age niya, no? Grabe siya, no? Ayan, so that is a testament, guys. 25 na ako, 25 na. Oh, 25. And we have members here, no? Oh, we have members here na 30 plus. Exactly. And this is one thing to learn, no? Learning, the age doesn't matter sa pag-aaral ng tech, no? Diba? Ayan, and kapatid ko nga, 13 years old, nag-aaral siya ng Python, di ba? And may iba pa mga college student, no? Hindi alam yung Python, ganyan. Medyo hindi pa sila proficient in Python compared to other young kids, no? Or other old people who are learning programming, di ba? So, kasi yung technology talaga, to be able to thrive in this industry, you always... There is this skill called lifelong learning, di ba? You exactly. always learn. Pag may musbong na tech, yun ang naging trend. Like right now, no? React, no? So, mga developers, kahit senior pa yan, tumanda sa tech, they still learn React, di ba? If they want to shift for opportunities, no? If they want to build something for people, ganyan. Oh, so, thank you very much, Revo. Ayan, so we'll put you back to the waiting room. Ayan, so here we go. Thank you, sir. Ayan, thank you, sir. Amazing share. Ang galing. 15 years old developer. Actually, wala talaga sa edad yan. Tumingin-tingin kayo sa mga iba't ibang community, there are 50-year-olds, 60, 70-year-olds na natututo pa rin hanggang ngayon. And they can be as young as 6, 10 years old. Yes. Pinakabata na billionaire ngayon is a programmer, guys. Programmer. Oh. Developer siya. So, call sa inyo. I mean, it's a really nice industry if you're really up for the solutions. Find problems, create solutions, deliver onto that problem, diba? Amazing. Ang galing. And to supplement, of course, your learning, no, mapabata ka, in a certain age, no. So one thing is common, and you have to apply what you learn, no, and create something, create a project, create anything, no, out of it, no, and you will learn better, you will be able to build on your skills sa programming. Ayan. So for that, no, we are going to move on to our special announcement, no, for people who came from Phil Web Dev, the community, and hopefully to other people, no, who happens to watch right now na hindi pa part ng community natin. So nasend na ni Angry Talong yung ating link sa ating sa Discord, sa Twitch stream right now, no. So to the first announcement. So magkakaroon na mo tayo ng 100 day of code sa ating Discord community. So you can just use the hashtag, ayan, and you can post it anywhere, no? Sa it's ating Discord yan. Post community. Sa Twitter, ganyan, okay, for more reach, di ba? And exactly. If you want to, you know, to share to your fellow web developers, no? Here in our community sa Discord, so you can share it, no, dito kahit saan diyan, mapa general o exactly progression category natin, no, sa showcase,
channel, sa collaborations channel, sa achievements channel. So mapamatanda mo, mapapabata ka, no? Yes, use the hashtag 100 Day of Code, and Jen, Talong and I will be spearheading that movement for you guys. Ayan. And the second announcement, more podcast sessions to come. So actually, our next topic is what happens when you hit a slump. Ayan. Yes. Time to be announced. Pero it will be next Sunday. Ayan. Since it is a family day, di ba? It is when people are usually free, di ba? From work and all that. And wants to chill, wants to relax, and wants to be inspired for the next week. Ayan, di ba, partner? Yes, yes. Yung sa 100 Days of Code, send pictures of your progress with yung progress niyo, kung ano yung natutunan niyo, kung may bago bang kinatutunan. Much better kung yes, you've hit a wall, okay lang. Di ba? As long as you're progressing. Progress is progress no matter what happens. So, yan. Hope you guys are up for the challenge. Pili lang kayo ng kahit anong programming language. It may be HTML, CSS, JavaScript. Pero this is a way for us to remove you from ano, from what we call tutorial hell or bootcamp hell, whatever yes, it is. Na nagpo-program na kayo, gumagawa na kayo kagad ng mga projects niyo. Ayan. So wala namang ano, no? Wala namang specific, no, category, no? Anything, yes, no? If you learn something new, okay, nanood ako ng video, ganyan. Mm. O kaya, uy, nag-free call ka ba ko? O kaya, may binuo ka? So, kindly post. O kaya, yung pag-print lang ng hello world, no? Using HTML, CSS, or the JavaScript language, ayan. Yes. And actually, 100 days from now is November 8, 2022, no? So, it will be from July 31 right now until November 8, 2022. So the first day will be tomorrow, no, July, August 1. Ayan. Yan. Munti ko na sabihin July 32 do, magkaka-error 404 pa tayo, munti ka na. July 32. And yeah, so we will wrap up na this podcast session. So thank you very much for coming. Ayan. So hopefully bilang founder ng Filipino Web Development Peers, and hopefully you come again, no? And of course participate, engage with your fellow learners, ayan. And hopefully yung 100 Day of Code challenge natin, ayan, so sana magkapag-participate kayo. How about you, fellow podcaster? Actually, I think this podcast was a success. It's a very successful tawag dito, day one or a pilot episode. Amazing lang, ang daming viewers natin ngayon. Let's hopefully next podcast natin may mga more, let's have more viewers. Set up tayo, gawa tayo ng mga events soon, guys. Tell this to your friends, family, what loved ones, you know. Nung yung mga gusto mag-aral ng code, magkaroon ng idea on how to program, let's talk about it, you know. What are your experiences? Let's share whatever it is that you have. And doon sa ano, sa moderators natin, si moderator natin si Briggs, thank you for tuning with us. She's also a designer. Technically nasa IT industry pa rin yan. So alam mo yan, she can relate then one way or another. So ayan. Yung sa 100 Days of Code, challenge yourself lang talaga. Push kahit 1 hour lang yan of your day. Kahit 10 tama, minutes. Basta meron tayong progress na ma-share, please do. Post lang kayo ng post every day. Thank you. And yeah, no, through 100 Day of Code Challenge dito sa Discord, o kahit dalhin mo sa Twitter, kahit dalhin mo sa Facebook, right? So, you'll be able to inspire others to do the same, no, makita na progress. Oh, yeah. So, sabay-sabay kayong lahat in learning, 'di ba? You may not learn the same thing, the same material, but you will of course together build a progress
So sana we will be able to make a movement dito sa ating Filipino web development peers community. So again, I am Jen Junior, and you are? Angry Talong. And we are now officially signing off. So thank you very much, guys. Bye. Good night. Thank you.